Hinikayat naman ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang publiko na subukan ang e-aginaldo o online aginaldo ngayong Pasko. Kung paano yan, alamin natin sa ulat ni Naomi Tiburcio. Ilang tulog na lang at Pasko na. Imbis na makipagbuno sa traffic at makipagbalyahan sa last minute shopping para makabili ng pang-aginaldo, payo ng Bangko Sentral ng Pilipinas, bakit hindi subukan ang e-aginaldo o online aginaldo? Ito ang planong gawin ni Ara na taga Maynila para sa kanyang mga kaanak sa Quezon. Para hindi sila hassle o kaya sa pagbiyahe, padalhan na lang ng GCash o kaya sa bangko niyo. Ayon sa BSP, malaking tulong din sa mga negosyante ang online payments dahil makatitipid sila sa gastusin para mag-deposit ng pera sa bangko. Malaking tulong din ang online payments para sa negosyanteng si Julius para sa kanyang mga bayarin. Pag nagbabayad po ako ng, sa government, BIR, hindi na po ako pupunta ng bangko para magbayad ng bills ko sa BIR. Ayon sa BSP, maraming paraan para magpadala ng e-aginaldo ngayong Pasko sa tulong ng InstaPay at PesoNet para sa interbank fund transfer, e-wallets at QRPH. The economy becomes more efficient and our costs lower when people use more e-money. And it's also more environmental friendly. Kung cash pa rin ang nais ibigay, siniguro ng BSP na sapat ang supply ng malulutong na Philippine banknotes ngayong magpapasko. Unti-unti na rin nagsisimula ang sirkulasyon ng mga salaping pirmado na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang bagong 1,000 peso polymer banknote naman, inaasahang darating ang panibagong 300 milyong pirasong supply sa susunod na taon. Upang masiguro ang sirkulasyon at dekalidad ng Philippine currency, abiso ng BSP ipapalit ang mga lumang pera sa mga bangko. Naomi Tiburcio para sa Bayan.